Ang mga Bibles, para pa po ay nandiyan dito, para pa po. At let's turn our Bibles to the book of Ephesians. Nasa verse 17, Ephesians chapter 6. And still we've been talking about the believer's armor. At ito po yung last of the piece of armor and weapons that provided for his children, verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So ito pong sword of the Spirit, ito po yung huli sa ani, no, na pinagalok ng Diyos. So I hope and pray as well na sana hindi po natin matututunan magalitin yung ani na yan, no, na kasi bakit gagamitin? Kasi pwede hindi gamitin yan eh. Hindi kagaya nung nasa atin na. Pero yan, eh, isusuot eh. Kaya sabi, put on. Ibig sabihin, we can put off. So we're told to keep on putting on not the partial armor, but the whole armor of God. If we are to have a chance to stand against the devil and then against the evil day, tayo po ay magtatagumpay, ano, sa labanan espiritual, we need to put on the whole armor of God, ang buong kasuotan ng Diyos. At hindi lang ang suot, kundi alam gamitin. So, sayang ang mga pieces of armor na yan kung hindi po natin alam kung paano gagamitin yan. We would end up into so many dangerous situations, not only dangerous, compromising situations. If we Christians rely only on our experience of salvation, lamang inaasahan natin, ating karanasan, ng kaligtasan, ligtas na tayo, and at the same time, we rely on our feelings, at ang nararamdaman natin, delikado yan, mga kapatid. It will lead us into a lot of compromising situations. Dangerous situations. If we do not know how to react in every specific situation, in every specific circumstance, tayo may pinuturuan ng Diyos kung paano po mag-react, kung paano haharapin yan. That is why tinuturuan po tayo na maging aware kung paano po gawin yan. We need to put on the whole armor of God. Sana po hindi natin nakakalimutan, ano? Naibigay mo na po sa inyo yung lima. Hindi natin nalilimutan yan, ano? Ano yung una, yung the belt of truth. And then the breastplate of righteousness. And then the sandal of the gospel of peace. And then the shield of faith. And also the helmet of salvation, ito na po yung pangwakas, no? The sword of the Spirit. Bakit po tinawag na sword of the Spirit? Not only because it belongs to the Holy Spirit, or that it is spiritual in nature, ano? But because it is offered by the Holy Spirit. It is genitive, the most accepted rendering of the verse, ano? Is that it is used as a genitive of origin, meaning ang pinanggalingan rather than focusing on the nature of the sword, which is spiritual, which is also true dahil nasa context din yan, we are engaged in a spiritual battle, and so therefore we need spiritual weapons. Sabi ni Paul sa Book of Corinthians, our warfare is not carnal but spiritual. So tama rin na alam natin ang nature ng ating weapon ay spiritual because we are engaged in a spiritual battle. Pero ang mas nire-recognize na rendering dito is that of the Spirit refers to the genitive of origin. Meaning to say, ang ating sandata, espada, ay nanggaling sa banal na Espiritu. No? Siya ho ang author ng salita ng Panginoon. The prophets of old time spake as they were moved by the Holy Ghost and the Holy Spirit. No part of the prophecy is of any private one. Private interpretation.
origination or primary origination. It is true na yung pong elemento ng pagkatao ng sulat eh hindi nawala. And kaya nga po ang inspiration ay napaka-miraculous that while the element of the humanness at yung characteristic ng mga sulat, they retained everything of it. Kasi bawat tao, meron akong estilo ng pagsulat, di ba? Meron mga telegraphic, meron mga direct to the point, meron mga wordy or flowery, mga magsalita. Diba? Meron mga kanya-kanya, mare-reflect po yung education, yung educational background ng sumusulat. Alata mo ang kanyang profession, like Apostle Paul was an attorney or a lawyer. Kaya makikita niyo sa estilo, kahit ang kanyang pagsulat, yung pagkaabogado niya. Because they are being trained in rapid questioning, question and answer. Kaya sa sulat ni Apostle Paul, shall we continue sin that grace may abound? God forbid. Kaya alata niya, ano, patuloy niya yung ginagamit niya, God is for us, who can be against us? For who have resisted his will? Hey, O man, who art thou that replies against God? So that is very characteristic of Apostle Paul. Pero habang they pour their hearts out and they address particular situation or particular problem, habang ina-address nila yan, kanilang sagawin yung binubuhos nila yan, at the same time, sila po ininulubugan ng banal na espiritu. At that particular moment that they are writing their letters, he wrote to Timothy, he wrote to the Corinthians, he wrote to the people in Rome, habang nilalabas niya ang kanyang mga salubin, kasabay din noon ay ang pagkilos ng banal espiritu na sila yung pinatnubayan sa kanilang lahat ng mga itinatala. And that is why we have a finished product, the Bible, which is not only inerrant but also infallible. So hindi nawala yung human element. But at the same time, andoon yung guidance ng banal espiritu. Kaya finished product nila mga kapatid, isang kanilang kasulatan, which is not only inerrant but also infallible. The word of God is pure, right 7 times, sabi ng mga Psalms. So, mapinagalingan ang salita ng Diyos ay ang banal na spirit. Walang bahagi ng kahit kasulatan ito ay nanggaling sa tao. Totoo na sulat ni Pablo, kay Timoteo, sulat ni Pablo sa mga taga-Colosa, sulat ni Pablo, tulungan mo dati kay Pablo. Pero mga kapatid, hindi ito kay Pablo. Ito ay salita. So this is from the Holy Spirit, and He is the resident teacher. He is our resident teacher of truth. Kaya nga, wala tayong alibi. We cannot plead ignorance and inability due to our neglect. Sabi niyo, Panginoon, pasensya na, di ko nalaman eh. Ang dahilan niya, hindi ka ignorante. Ang problema diyan, you neglect to study the Word of God. Nagkaroon tayong banal na espiritu na nakatira sa atin. Your lack of sincerity and your lack of commitment in studying the Word of God. Hindi dahil you are unable to learn, dahil bawat isa sa atin ay tinatahanan ng banal na espiritu ng Diyos. He is our resident spiritual teacher or spiritual of truth. Pwede malaman niya. Pero kapag tayo mismo, nagto-contribute sa ating ignorance, eh hindi na ho problema ng banal espiritu yan. Tayo po may problema. Pagkukulang na ho natin yan. Tayo po ang willing. Mag ating ignorance ay willing ignorance. Sinadya po natin yan. So there are many things that we can learn, ano, about the teaching of the Bible regarding itself. Nabanggit po natin yan nakakaraan, ano. At doon, ano po turo ng Biblia? Tungkol sa kanyang sarili. That, first of all, that God is its author. Ha? So, nire-review po lamang natin yan. Ang turo ng Biblia sa atin ay ang author ng Biblia ay ang Diyos mismo. 1 Timothy 3:16, 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. 2 Peter 1:20 and 21, holy men of God speak as they were moved by the Holy Spirit. Others that it is inerrant and infallible. So, free from error at the same time, everything will come to pass. Nothing will fail. Every promise, every threat, every warning, every instruction
Kapag nasunod, sabi ng Bible, it shall accomplish that which he pleases. So everything will come to pass. Nothing will fail. That is why it is infallible and inerrant. Not only that, it is complete. No? It is complete. Revelation 22, 18 to 19. Huwag kang magdadagdag at huwag kang magbabawas. Kompleto na yan. Huwag ka nang magdagdag. Tumari ba lang may kulang pa? At huwag ka nang magbabawas. Para mo sinasabi, may sumobra yata. Okay, mali. At bawasan natin. Tinisin natin yung nagkamali niyan. Kaya yan ang sinasabi sa atin, ano, na huwag bawasan at huwag dagdagdagan dahil ito ay kompleto na naman. That, that the Bible is authoritative. Authoritative, Isaiah chapter 1 and verse 2. Hear ye heavens and hear ye earth. God has spoken. And even in holy Bible, thus saith the Lord. Ang Diyos ay nagsalita. Ito ang sabi ng Panginoon. So the word of God is authoritative. It is our authority. Pati nga sa ating article of faith, ito po ang ating basis of faith and practice. Ito ang basehan ng lahat ng ating paniniwalaan at ipapractice sa ating buhay. It is our authority. Hindi ho Supreme Court ang magtatakda kung anong nararapat at hindi nararapat na pamumuhay natin. Dahil hindi ho yan absolute. Dahil ang bumubuo sa kataas-asang hukuman ay kapalitin po natin ang mga erring people. They are not perfect and short of wisdom. Bakit pinaprobahan ng Korte Suprema ng Amerika, no? Ang same-sex marriage. Where is the wisdom there? Kung lahat yan ay natupad at hindi napigil at buong mundo eh, nag-subscribe na sa same-sex marriage, anong susunod na, mga kapatid? There will be more people to die than people being born. Tama? Dahil hindi naman nagre-reproduce ang tao, pareho ang makasalihan. Pag lahat eh, sumunod na sa ganyan, what would follow is the destruction of human civilization. Remember, marriage was given by God not only for recreation, but also for man's procreation. At sa matapos ang programa ng Diyos, patuloy po na mag-procreate ang mga tao at hindi na nila po masyadong nag-aalala. Mapupuno na, kaya hanap na tayo ng mga titirahan, subukan natin sa buwan, subukan natin sa Mars. Bakit po, nagpapanik ng tao. O kaya, kung di natin masusolusyonan yan, eh, we need to think of a final solution. Sabi ni Hitler, ano? Ang kanyang final solution, o Diyo is what? Annihilation of the Jewish people. And final solution ng mga elitista, ano? Eh, patay na lang ang tao. Mosobra na eh. Kaysa natural resources, kaysa kayang i-provide ang natural resources, eh bawasan natin ang mga lumero. Dahil natin yung mga useless eaters. Tawag nila sa mga Afrikano, arawa, useless eaters. At yun, mga kapatid, ano niyo ba kung anong pinakamalakas umubos ng natural resources? Ano yung pinakamalakas na nag-squander? Talaga na namumubos. Yan, si Brother Chelo, Brother Tinto, Brother Gillian, mga uubos na. Ang mga sa mga nang ang warfare, yan ang malakas tikmaan, yan ang malakas uubos ng natural resources. Fossil fuel, copper, iron, diba? Mga bala na yan, diba? Mga bakal yan. Puno, ito, kailangan magputol ng puno para may pagkakip sa ABC nila. Balot sa kanilang armored personnel carrier. Ha? Karton na lang. At yun, recyclable, ano? Pwede ma-recycle. So, yan ang kanilang drastic measure. Ano? Ubusin ang tao. Okay? So, hindi dapat ang gobyerno ang nagtatakda kung anong pwede pwede sa ang Biblia ang magsasabi. The Bible is our authority. Not only that it is authoritative, it is sufficient. Ito po yung sapat. 2 Timothy 3:16 and 17. 2 Timothy 3:16 and 17. It is sufficient.
profitable for doctrine, for proof, for correction, for instruction in righteousness. Not only that, it is also effective. Isaiah 55:11, effective. So shall my word be going forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it will prosper in the thing whereto I sent it. It's effective ang salita ng Panginoon. And another, it is determinative. John 8:47. Determinative. Madedetermine natin ang kalagayan ng isang tao depending on his reaction to the Word of God. What does he think of the Word of God? How does he react to the Word of God? He can determine the spiritual condition, spiritual state of people depende sa kanilang reaction, no? At responses sa salita ng Diyos. So it is determinative. Okay? So let's move on now to another topic, no? The resources and blessings of the Word of God. Resources and blessings of the Word of God. Number one, it is a source of truth. So bukod sa Biblia po, epektibo, authority, determinative, ito rin po mga kapatid ay limitless na panggagalingan ng ating resources at ng pagpapala. At ang isang pinakamalaking pagpapala ng salita ng Diyos sa atin is that it is the source of truth. It is the source of truth. Resources and blessings of the Word of God. Ano pong mga pagpapala ang binibigay nito sa katotohanan? Ito po ang panggagalingan ng katotohanan. John 17:17. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Gaano ka-importante ang katotohanan? Alam niyo, kaya marami napapahamak dahil wala ang katotohanan. Pag hindi alam ng tao ang katotohanan, talagang disaster. Sabi sa atin ng book of Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. Bakit maraming namamatay sa mga panganganap? No? Bakit maraming namamatay sa panganganap? For lack of knowledge. For not knowing the truth. Bakit nabawasan ang mortality rate ng tao ngayon? Dahil lumalaganap na ang impormasyon sa karamihan. Marami na nagpapacheck up. Marami na may mga prenatal, ano? Prenatal check up. Dati kung kailan malapit ka, tsaka lamang lang pumunta sa ano? Kung kailan huli na. Wala na palang magagawa. Imposible pala sa'yo ang mga natural delivery. Hindi ko agad nalaman. Loob po, dito ka na lamang sa center. Eh, hindi ka pala kung pwede dahil sa iyong kalagayan, ano? At dahil hindi mo alam, eh, hindi mo napagandaan ang hospital. Doon na nalaman nung actual na, delivery moment, tsaka ka pa itatakbo, tsaka paggagawa ng mga tests. Hindi pala kung pwede sa'yo natural. Kapos ka na sa oras. Ang maraming namamatay. For lack of knowledge. People go everywhere, anywhere in search of truth, in search for answer, in search of what is to believe and worth believing. Ano ba ang dapat paniwalaan at karapat dapat paniwalaan at pwedeng paniwalaan? At sino magbibigay ng kasagutan, mga kapatid? Nasaan ang katotohanan? Alam niyo po, kahit anong talino ng tao, pagpapaikot-ikot siya sa mundo nito in search of the answer, but hindi niya nare-recognize ang katotohanan ng salita ng Diyos. He will only increase in education, but he will end up an educated fool. Sabi ng book of Timothy, ever learning, but we're never able to come into the knowledge of truth. Saka sa saliksik ng saliksik, research ng research, hindi naman na-discover ang katotohanan. Lalong napapanayo
Anong katotohanan tungkol sa Diyos? Anong katotohanan tungkol sa buhay? Truth about God, about life, about time, about destiny, about man, about woman, about stewardship, about death, eternity. Katayahan ng sagot, mga kapatid. These are important issues. Morality. Issues of right and wrong. Katotohanan tungkol sa tama at mali. Sino magbibigay sa atin ng point of reference? Sino gagabay sa atin? Nasaan ang kasagutan niya? Alam niyo po, mga kapatid, ang Biblia ang panggagalingan ng katotohanan tungkol dyan, ng impormasyon. Kaya hindi po dapat tayo magbubulag-bulagan. Dapat po ang katotohanan ay ating inaalam, sinasaliksik. We should all be excited in learning truths. Excited po ba tayo, mga kapatid? Malaman ang katotohanan? Dapat nakikita sa atin yung entusiasm. Ano ang katotohanan? Saan manggagaling ang katotohanan? Pero may isang Russian physicist, kabilang ko sa Russia during the Cold War, kaya nakaimbento ng napakalakas na bomba. Malakas kaya tayo sa hydrogen bomb. And then mga reporters, media na hinanap siya. At least sa interview. Sabi nila, I have discovered, pero pa ako na-discover, sabi niya, na mas powerful pa sa aking unang mga na-invento. Sabi ng mga reporter, only truth. Sabi niya, truth ang katotohanan. Iba totoo naman talaga yan. At may yakap-yakap ng bomba ngayon, hindi ka kaya i-release niya kay Satanas. Pwede kang mapatay niya, pwede ka niya mapapakawalan kay Satanas. But if you heard the truth of the gospel, the truth of the gospel can release you from Satan's bondage. It can change your destiny. It can remove you from the realm of darkness into the realm of light. From the realm of death into the realm of life. From the realm of unrighteousness into the realm of righteousness. Into Satan's kingdom, from Satan's kingdom into God's kingdom. Sabi sa atin ng book of John, was it 13, John 13, forget the verse. The truth, John, set us free. Bakit maraming aalipin? Dahil hindi tanggapin ang katotohanan. Nag-aalipin sila ng kanilang pagnanais. Talagang gusto kong tumangkad. Gusto kong tumangkad. Bakit sila obsessed ang pagtangkad. Eh, kung tatapin mo na lang ang katotohanan talaga, di ba? Sarap ng buhay. Hindi ka talaga tatapad. It's in the genes. Tatapin mo na lang. It's in the genes. Sometimes, di ba? Although meron din mga pagkakataon na kahit both parents ay matatangkad, o kahit maliliit ang both parents, meron din mga pangyayari na all of a sudden, magkakayak sila lang, oh, saan? Kumuha ito. Sa mga lolo niya, doon na. Pero sa both parents, wala doon. Walang pagkukuhanan. Pero nasa genes pala nila, matatangkad. Kaya kahit maliliit ang mga magulang, pag pinilang may lilitaw na, ano nangyari yan? Diba? Medyo si Tagul. Lalagay ko si Tagul. Ano ba mga, meron ba mga na yan? Iisip ko pa ba yan? Bulilit, andyan pa ba si Tagul? Iba yung anak niya, commercial ng Star Margarine. Kumuha ng tangkad dyan, hindi naman katangkada ng natin din So, bakit hindi tayo napapalaya sa pagnanais natin? Kaya hirap na rin ang buhay. Ayaw natin tanggapin ang katotohanan. Ganyan lang talaga ang itsura mo. Kung gusto mong gumanda ka, tumabi ka sa pangit. Sabi ko nga sa anak ko, alam, sa mga maging maputi ka, baka na nang tumabi sa mga negra. Baka na siya ng klase negra. Tumabi sa mga negra. Puputi ka. Sa mga kuha maganda ka, tumabi ka sa mga negra. Ikaw ang pinakamaganda dyan. Ganun mga. So, the truth shall set us
So the Bible is a source of truth. Okay? Number two, the Bible is a source of happiness. Proverbs 8:34. Sabi ni Jeremiah, no? Pero may verse sa Jeremiah, 15:16 niya tayo. Jeremiah 15:16 or 16:15, thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me a joy and rejoicing of my heart. Alam niyo po, pagka na-discover natin ang salita ng Panginoon, na-discover natin, ano? Ito pala ang katotohanan. Ito pala ang totoo. Ito pala ang tunay na kalagayan. Nagbibigay ito ng kasiyahan sa atin. So it is a source of happiness. And then another verse of Proverbs, no? Yung 8:34, sabi niya. Blessed or happy is the man. 8:34. Proverbs 8:34. Blessed is the man that feareth thee. According to wisdom. Yung wisdom dito sa Proverbs 8 was personified. But actually that is Christ. And it is personified by the word wisdom. No? At mapalad or happy is the man that feareth thee. Watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, nagbibigay katuwaan. It gives happiness to us. Hindi may iwasan minsan, dadalali tayo ng lungkot. Pero mga kapatid, huwag tayong padahin sa lungkot. Dahil pag may padahin tayo sa lungkot, ma-overpower ka, madodominate ka ng espiritu ng lungkot. Ang tanong, dapat ba? Pero minsan-minsan, pwede, pero yung sobrang tagal na nalungkot, hindi tayo itinilaga ng Diyos. Of course, we are all emotional beings. Wala namang hindi emotional because human beings are indeed emotional beings. But we should not allow ourselves to be controlled by our emotions. Hindi dapat emosyon na nag-dominate sa atin. Kundi ang katotohanan. Ano yung totoo? What are the real facts? What is reality? Ano talaga ang katotohanan? Wala bang ikakatuwa ang Kristiyano? Wala ba tayong dahilan na dapat masaya? So, meron po mga factors, may mga circumstances, may mga elemento na minsan nakakapagpalagot sa atin. Pero mga kapatid, huwag natin hahayaan, talunin tayo o kontrolin tayo. We should instead return to the Word of God. Anong sinabi ng Biblia? Do I really have a reason to be joyful? Magsisinungaling ba ang Diyos? O sinabi niya, rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. At masinabing rejoice evermore. 1 Timothy 5:17. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Dahil alam ng Diyos, maraming dahilan. Tinuro sa atin si Biblia, maraming dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay dapat masaya ng mga tao. So yun po ang babalikan natin. So the Word of God is a source of happiness. Kaya nga, ang mga Kristiyano, unconquerable eh. Hindi tayo kayang i-conquer. Kasabi ni Paul, we are more than one. We are more than conquerors. Hindi na ma-conquer ang ating spirit. Imagine, at the moment of death, maaawi ang mga Kristiyano. Habang sinusunod sila, sinusunod habang ilalaman sila ng apoy, sila mo yung maaawi. Then, since my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Ang nasa sila yung malagotan ng hindi na. Sila yung maaawi. Hindi kaya i-conquer ang kanilang spirit. Hindi sila kayang lunurin ng kalumbayan. Hindi sila kayang malunod sa kalungkutan. Lalo na kung sa tuwing naaalala nila ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya po, meron tayong pinaproteksyonan. Ano? Na parang inner sanctum in our minds now.
kahit anong bagyo, hindi kayang tibagin, hindi kayang hibain yung ating pananangan sa katotohanan ng salita. Sabi ko nga, the worst thing that can happen to us is to die, but even death is a winning situation for a child of God. Sabi ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die. Maligtas tayo eh. Pag mamatay tayo, yun ang pinakamasakro na pwede mangyari. Mamatay tayo. Pero kahit nasa kamatayan, may tagumpay pa rin ang Kristiyano sa kamatayan. At naiiwan mo na ngayong miserable life. Iniiwan mo na. At napunta ka na sa mas maganda. Natalo ba yun? Yung ba natalo? Eh, immediately buhay sa mundo eh. Eh, di ba maganda rin yun? Hindi na naprolong ngayong agony. Alam mo doon ito, may kakambal na agony because this world is still under the curse. Sinumpay ng Diyos. Kaya nga lamang natin na itatawid ang ating buhay dahil sa kabutihan ng Diyos. Pero ito pinasailanin ng sumpa at hindi pa po tayo nakakatakas nila. Hanggang sa Bible, tumatas ang mamagitan ng kakataya. Kasi kala mong pagkabalik ng Panginoon. So no person can be happier than the one who discovers the Word of God, accepts and obeys it. Kapag na-discovery mo ang salita ng Panginoon, pinaniwalaan mo at in-apply mo, you are a happy person. Ang sabi sa atin ng Book of John, chapter 13. Happy is the man who hears the word and doeth them. Ang gumaganap ng salita ng Panginoon. Nalalaman at ginagawa ang salita ng Panginoon. Sabi ng ating song, there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust the Word of God. Keep on trusting the Word of God. And obey it. And pag inobey natin yan, mga kapatid, it is a source of joy for us. Not only that, the Bible is the source of spiritual growth. Ito po yung pagkagalingan ng paglago. 1 Peter 2:2, as newborn babe, sabi niya, desire the sincere milk of the Word, that ye may grow thereby. So, sabi dyan, ano daw natin i-desire ang Word of God? How should we desire the Word of God? Paano po ang pagnanais, ang pagnanasa sa salita ng Panginoon? Kagaya ng desire ng isang babe. Isang maliit na sanggol, saan? Sa gatas. Ganun, dapat tayong ka-desirous. Alam niyo, baby, pag nakakita ng biberon, hindi na ho yung nabusisa. Ano ba yan? Background? Lakpan ba yan? Ensure ba yan? Pwede ba sa bata yung ensure? Hindi yan ano ba? Ensure ba sa molet ng senior? Be assured. Hindi na ho nabusisa ang bata eh. Ito pa, kahit amin eh. Basta nasa biguro niya. Kawag-kawag niya. Pinapakita mo ganyan, pinibiro-biro mo. Di ba? Tumatawa ka mo. Ganun mo dapat ang ating desire sa Word of God. We should be desirous of the Word of God. Ito'y pakinggan, aralin, i-discover. Andito ang ating delight. Andito ang ating kaligayahan. Nasa salita ng Diyos ang ating katuwaan. At pag ganyan po ang ating desire, mga kapatid, it will produce growth. As newborn babes, desire the sincere milk of the Word that you may grow thereby. Meaning there is no growth apart from listening and studying the Word. Ang ating paglago, mga kapatid, hindi lamang sa karanasan, kundi sa pagkatuto sa salita ng Panginoon. Kasama yung karanasan, mga kapatid, pero hindi sa lahat ang pagkatuto ng salita. Direct instruction. Ito ang sabi ng Diyos. So that in every given situation, alam natin ang proper response sa anak ng Diyos. In every given attack by Satan, in any given falsehood being thrown against us by Satan, alam natin ang ating itatapat sa kanya.
Kaya na ginawa ng ating Panginoon Jesus, diba? Sa bawat atake na ikatapat na salita ng Diyos sa kanyang inilalaban to counteract, to contradict the falsehood of Satan. Minsan, itutwist pa ni Satanas ang salita ng Panginoon. He might even use the word of God and distort it and use it against us. Pero ano ating panlaban, mga kapatid? Word of God pa rin eh. Because sometimes people, not sometimes, many times, people can misquote or misapply the word of God. Mali ang application, sublime. Sa halimbawa, sabi ni Soriano, ay kaligtasan sa gawa. At sabi niya, work out your salvation with fear and trembling. But I feel that is a misinterpretation. Dahil ang kanyang interpretasyon, eh, tatrabahuin mo yung kaligtasan. Pero isang talata lang pinagbasehan niya, binura na lahat ng mga ibang talata na nagsasabing hindi sa gawa ang kaligtasan. Yan ang isang talata na yan na ginagamit niya. Eh, tasagasa yan sa napakaraming verses yan ng kaligtasan, biyaya. Kung ka mga hawak sa isa against 100, 1 against 100, kung paano mali lang understanding mo dyan sa isa na yan. Diba? At mali naman talaga ang kanyang pangunawa niya. Kapag akala niya, work out your salvation in fear and trembling, eh, trabuhin mo ang kaligtasan mo. Hindi yung tatrabuhin, mga kapatid. Dahil hindi naman natin patatrabaho ang ating kaligtasan. Sabi ng Bible, Ephesians 2:9, not of words, lest any man should boast. So ano dapat ang interpretasyon niyan? Ang interpretasyon niyan, dahil ligtas ka na, then work because you are already saved. Kay Soriano, work in order to be saved. Pero tamang intindi niyan, mga kapatid, we work because we are already saved. Pwede mo nang simulan ang iyong buhay pananampalataya, simulan ang iyong paglilingkod dahil ikaw ay isang Christian. Ligtas ka na. Umpisahan mo, ng paglilingkod. So it is a source of spiritual growth. Not only that, it is a source of power. Hebrews 4 verse 12. Do you know that verse? Hebrews 4 verse 12. Hello, man. The word of God is great. Yes. Powerful. It is a source of power. Gano ka powerful. Eh, kahit meron kang hawak ng nuclear at paputukin mo ngayon eh. Hindi pa lang ang building yan eh. Pero tanong, iiwa ba yun sa kaliwa? Hindi ba kung tumagos sa kaliwa yan? Pero sa mga ng Diyos, mga kapatid, ayaw bumiwa ang kaliwa. Ang literal na espada, ayaw na bumiwa ng katawan niyan. Ayaw bumiwa ng kahoy, papel, laman ng tao. Pero walang weapon, mga kapatid, na kayang umiwa sa kaluluwa. Sabi niya, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. It is a critic of our heart. It is a critic of our motives. Gano'ng kapowerful ang salita ng Diyos, mga kapatid? It sifts for evidences of guilt and sin. Sabi niyo po, kahit hindi kayo magtapat, hindi kayo umamin. Habang kasalukuyang inaaral ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos keeps on what? Tinataga nito ang ating kalooban. Kinikriticize ang ating kaluluwa, ang ating mga motibo. And it seems for evidence of guilt and sin. Hindi tayong gawin niya ng carnal weapons. Only the word of God can do it. Kahit anong papogi, papaganda mo sa kalooban, sa panlabas ay nito. You cannot hide anything from God. You are all living in a glass beehive. Para tayo mga buduyog na ang bahay natin gawa sa salamin. Whatever we do, we are very transparent.
Ama? There's no amount of masquerade. Pag-cover up natin sa Panginoon. God sees everything. Ang salita ng Diyos ang sumasala sa tunay na kalooban ng tao. Kaya nga, binabawala tayo ng problema niya eh. Nung evaluate sa kapwa natin. Hindi natin kaya. Only God can do that. Sabi ng Book of Romans, thou art inexcusable, O man, whoever thou art that judges. Or wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same things. To his own master, he is not therefore fallen. Think about master. God is the master. I am your slave, right, sir, guys? Ang proper evaluation ko, eh, sama, sama sa master. Sa pagsasabi, kung pasado ang buhay ko, eh. So, eh, not everybody of my equal, pareka lang slave, eh, can give a proper evaluation. Ibig sabihin niya, stand or fall, pasaw, hindi. Pasado o bagsak. Sabi niya, to his own master, he stand there or fall, eh. Saka usually mga kapatid, in our judgment, we are biased. Kaya sabi ng Bible, judge not the chief, we not judge. Why are we so keen on removing other people's vote in their own eyes? Hindi tayo dapat gumagawa niya dahil yung nasa atin, mas malaki ang diferensya natin. Why focus on the fake view of other people? Nakikita ko yung kinokorek ko. Yan dapat i-correct sa'yo, laki-laki eh. Ba't pinupunaw yung dapat i-correct sa iba eh? Sa sarili mong buhay, dapat i-correct, mas malaki pa. Sabi ng Bible, judge not the chief, you not judge. But it is not altogether an indictment against making judgment. Kaya araw-araw, we make judgment. Sasakay ka ba maglalakad, magluluto, o bibili ng luto? Bibili ng gamot o hindi? Pero binabawal dito mga kapatid is the hypocritical type of judgment. Yung judgment na gusto mong liitin o ismolin ng iba. At gusto mong i-elevate ang inyong sarili para umangat ka sa pananitiba. Yan ang ibinabawal sa atin sa data. So only the word of God can do that. It is a very powerful weapon. Piercing even the dividing asunder of soul and spirits and of the joints and marrow, and is a discerner of wicked of the intents of the heart. Not only that, it is a source of guidance. Limitless, the word of God and the source of limitless blessing, and one of the blessings guidance. Now, Psalm 119 verse 105. Psalm 119 105. Ang sabi niya ng talata sa akin. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito sabihin niya mga kapatid, gabay. Gabay sa ating pagtahak. Kung ang ating ginagawa ba ay tama o mali, gagabayan tayo ng salita ng Diyos. Hindi tayo gagabayan ng sabi-sabi. Hindi tayo gagabayan ng tradisyon. O dahil kinasanayan. Ito na ang kinagisnan. Ito na ang practice. Ito na ang paniniwala ng mga matatanda. Pagkaman sa merong ilang mga tradisyon na tama. Sabi na niya po sa ito, di ba? Yung mga tradisyon na nakita niyo sa amin, huwag niyo kakalimutan. The things that was learned of me, the same coming down to faithful men. So, pero mga dapat talaga ma-remain. Tama. Pero hindi lahat ng pinapractice traditionally, inalabang ang ultimate guide natin. Our ultimate guide for the rightness or wrongness of anything. At sa mga dapat natin gagawin ay ang salita natin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Every aspect of life, financial, marital, social,
business, ano pa lang aspeto ng ating buhay, mga kapatid, interpersonal relationship, it should be the Word of God that should guide us. And then, the source of comfort, Romans 15:4. Sabi sa Romans 15:4, whatsoever that were written of our time, were written for our learning, that we, through the comfort of the Scripture, might have what? Might have hope. That we, through the comfort of Scripture, might have hope. Pagbibigay sa atin ang kaaliwan, it will alleviate, ano? Or elevate our spirits. Ating mga emosyon na nangihihina, ang damdamin natin na nalulungkot din sa atin, eh, itataas nito. Iko-comfort ng salita ng Panginoon. At naalala niyo karanasan ni Hope, di ba nagbibigay ng comfort ko? Okay. Nagre-reklamo na ako sa problema ko eh. Yung karanasan nga ni Hope, mas patente eh. Di ba kayo nako-comfort yan? Mabuti, hindi sa inyo nangyari kay Hope. Ay, hindi nyo kaya rin. Hindi pa nga tayo namamatayan o nawawalan ng mga sa buhay. Mga 100 pa lang ang nawawala sa atin. 1,500. Sobrang lungkot na natin, no? Kasi kay Hope, nawala lahat. Health and wealth ang nawala sa kanya. Hindi lamang health and wealth. His family was taken from him. Confidence of his friends. Kaya pagpaalala natin, pare-recall natin yung history ng Bible, masalamat tayo. Hindi pa tayo sinasalang ng Diyos sa ganyan, katindi ng mga pagsubok. At kung umabot man dyan, eh hindi nagpapabayaan Diyos. Sabi niya sa atin, ang pangako niya, he will make a way of escape. He will not allow us to be tempted above that we are able to bear. Meaning, even in our trials, God is in control. God is in control even in our trials and temptations. Kaya, ang Word of God should give us comfort. Not only that, perfection. 2 Timothy 3:16 and 17. Ano yung perfection niya? Maturity. Ano yung duro? Maturity. Perfection. 2 Timothy 3, 16 and 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction in righteousness, that the man of God may be one, may be perfect, truly furnished unto all good works. Perfect that is, that the man of God may be mature, perfecting, fully equipped. Mga hindi dapat sa buhay, unti-unti, pinatanggal ng Diyos. O galit, hindi dapat, natatapyas. Kumbaga, unti-unti, pinatanggal ng Diyos. Unti-unti tayo nag-evolve hanggang sa maging fully equipped na sundalo ng Panginoon. Mga hindi dapat sa buhay natin, pinaperfect ng Panginoon. Dapat nandiyan, yun ang dinidevelopin. Dapat mawala, inaalis. Ano gumagawa niya? Salita ng Diyos. At ano resulta niya? Maturity. Perfecting of the saints. Okay? So, tuloy po natin ang ating ngayon. Nag-aaralan ko niya. Tayo bisitin po kayo at magpapasalit mo na lagi. Salamat po ama sa inyong mga salita na hindi magpuloy ko layan. Salamat po ama patuloy ko hindi magpuloyan. Turuan sa mga salitang ito at kung ako ay matuto na humarap sa bawat atake at kaaway at pagsubok na dating sa mga matutuwa namin ito kung paano gamitin ang salita at maranasan namin ang bagay ng mga pangako. Tuloy ama sa aming pagkabahan sa araw nito, tutuloy ang langit, sa araw ng Jesus. Amen. 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 Am